Eto na nga ba ang pinakamabilis na makakalaban ni Manny Pacquiao? So December 10 nga ho, muling lalaban si Manny Pacquiao, ngunit hindi ho professional boxing match ang kanyang paglalabanan, kundi exhibition match lamang. Ang kanyang makakalaban ay ang martial arts trainer at instructor na si DKU. Si DKU ho, ang height niya ay 5'7", samantalang si Manny Pacquiao ay 5'5½". Ang weight nito ay 160 pounds or middleweight na. Si Manny Pacquiao ay naglalaro lamang sa 140 hanggang 145. Tapos ang age nila magkaparehas lang. Parehas lang silang 43 years old. So pinanganak ho itong si DKU sa Seoul, South Korea. Or ang kanyang alias ay DK. So may inimbento ho siyang martial arts at pag-defense. Ang tawag niya dito ay WCS or ang tinatawag niyang Warfare Combat System. Ang Warfare Combat System ho or WCS ay ang pinaghalo-halong martial arts. Parang mind and body ho ito na pagme-meditate para magalaw mo ang pinakamabilis mong kilos. Si DK nga ho ay may naisulat na ring libro regarding sa martial arts. At kung mapapansin nyo ay napakabilis ho nitong kumilos. May pag-asa kaya dito si Manny Pacquiao? Kahit sabihin nating exhibition match lang ito, mukhang itutodo ni Manny Pacquiao ang laban. Makikitang bumisita na nga si DK sa General Santos. At nakausap na rin niya si Manny Pacquiao, nagkapirmahan na rin sila ng kontrata. At nakasalubong na rin niya si Jerry Peñalosa. Ilan nga sa mga mabibilis na nakalaban ni Manny Pacquiao ay ang apat na American na aking babanggitin. Una, si Shane Mosley. Alam naman natin kung gaano kabilis si Shane Mosley sa kanyang mga laban kay Oscar De La Hoya at sa iba pang mga boxers. Nandyan din si Timothy Bradley, na alam naman natin na nanggaling sa 140 pounds at umakit sa 147 at napakabilis din ni Timothy Bradley. Ngayon, andito rin si Adrian Broner. Alam naman natin ang kilos ni Adrian Broner, parang si Floyd Mayweather din. At ang huli nga ay si Floyd Mayweather. Kita naman natin sa kilos ni Floyd Mayweather nung nakalaban niya si Manny Pacquiao kung gaano siya kabilis umiwas at magpaikot-ikot sa ring. Ang hindi nga lang hulubos maisip ni Pacboy ay kung bakit binabatikos si Manny Pacquiao sa pagbabalik niya sa boxing. Samantalang nung siya'y tumakbo bilang pagka-presidente, karamihan sa nababasang comments ni Pacboy ay pang-boxing ka lang, hanggang boxing ka lang. Ngayong nagbabalik si Manny Pacquiao sa pagbo-boxing, sasabihin ng iba, wala ka na kasing pera. Ba't ka po bumalik sa pagbo-boxing? Matatalo ka lang. Napakadami hong negative na comments na sinasabi kay Manny Pacquiao. Meron nga din ho dito nagsasabi na ginagaya lang daw ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather dahil sa kanyang mga exhibition matches na kung saan kumikita si Floyd Mayweather ng limpak-limpak na salapi. Baka gusto lang daw kumita ni Manny Pacquiao ng pera para mabawi niya yung mga talo niya sa eleksyon. Sa totoo lang ho, wala na kayong paki doon kung saan babawiin ni Manny Pacquiao yung pera niyang natalo sa eleksyon kung meron man. At least si Manny Pacquiao sa boxing binabawi yung mga natalo niya sa eleksyon. Yung mga ginastos ng iba sa eleksyon, hindi ko ho alam kung saan nila babawiin yan. Malamang sa negosyo nila o kung saan-saan pambagay, kayo na ho ang mag-isip kung saan nila pwedeng bawiin yan. Pero alam nyo ba na mas nauna pang mag-exhibition match itong si Manny Pacquiao? Dahil noong 2002, kinalaban na niya si Jesus Salud na tinaguriang The Hawaiian Punch. Siya po ang mas naunang Hawaiian Punch na tawagin kaysa kay Brian Villoria. Lumaro nga ho itong si Jesus Salud sa super bantamweight na kung saan siya ho ay may belt ng WBA. Sa exhibition fight nga ho nila ni Manny Pacquiao, panalo si Manny Pacquiao via decision. Marami pa ho ibang may exhibition match, kagaya ni Julio Cesar Chavez, lumaban na yan kay Jorge Arce, si Anderson Silva, kay Chavez Jr., si Mike Tyson, kay Roy Jones, si Eric Morales, kay Jorge Arce, si Floyd Mayweather, kay Logan Paul, at ang napapabalitang labanan ni Ricky Hatton versus Marco Antonio Barrera. Kaso medyo na-injure po yata si Marco Antonio Barrera, kaya mukhang maghihintay-hintay pa po ang laban ng iyon. Sa mga nabanggit ko hong mga mabibilis na American boxers na nakalaban ni Manny Pacquiao, panoorin nyo ho dito kung gaano kabilis tong si DK.
mukhang hindi ho basta-basta ang bilis ni DK dahil napakatulin ho. Mukhang ito na nga ang magiging pinakamabilis na makakalaban ni Manny Pacquiao. So hindi lang natin alam kung gaano talaga kabilis tong si DK sa totoong laban. Isa pa nga ho sa mga naging matunog na exhibition matches noong araw ay ang laban ni Muhammad Ali versus Antonio Inoki na ginawa ho sa Japan. Makikita dun na halos sa puro sipa sa binte ang ginawa ni Inoki kay Muhammad Ali, na kung saan after nung fight binubu sila ng mga tao dahil ang score ho ay draw. Sabi pa nga ho nun, dahil nagka blood clot yung binti ni Ali dahil sa kasisipa ni Inoki, kinukonsider nilang parang i-amputate o putulin ang paa ni Muhammad Ali. Ang sabi naman ni Ali, wala to, hindi naman seryoso to. So ano sa tingin nyo mga boss ang mangyayari sa laban ng Manny Pacquiao versus DK sa December 10? Magagawa kayang makontrol ni Manny Pacquiao ang speed ni DK? O masyadong mabilis si DK para kay Manny Pacquiao? Abangan ho ninyo yan. Maraming salamat ulit mga boss. Hanggang sa muli dito lang sa Pac Boy Sports.